you've got yourself something funky. Hi guys! Nagpalit ako ng pwesto. Dito naman tayo. Kasi yung dilaw sa background ko, masyado siyang warm. And parang minsan may mga shades, especially sa lipstick, na napapalit yung kulay. Pero, ayan, today we will be doing yung mahal versus mura na makeup. So, gagawin ko lahat ng lalagay ko dito sa half ng face ko, dito sa left side, lahat mahal na products. Pricey, expensive, maharlika, mamahalin. At sa kabilang side, lahat ng affordable, mura. Te-test out ko siya the whole day. Ko-compare natin side by side. Ano yung mas okay, kung ano yung difference silang dalawa. Mag-primer muna tayo. On this side, ito yung gagamitin kong primer. This is the Smashbox na Photo Finish Foundation Primer. Tinanong ko kayo last time kung ano yung mas gusto nyong makita. Kasi meron akong Miniso and Daiso haul. And ang dami nagsabi na unahin ko daw muna tong mahal versus mura. So, ayan guys. Itong Smashbox na to, kasama siya dun sa binili ko sa SG. Na-feature ko siya sa SG haul. Pag naglalagay ng primer, especially dito, igaganyan-ganyan lang. Parang papalitadahan mo yung mga pores mo, nakita-kita. Ayan. So, on the other side, I will be using yung Quick FX. Ito. Almost the same lang sila ng feeling. Mamaya natin mako-compare kung ano yung mas maganda sa oil control. Pero, yung feeling nila pag in-apply, parehong-pareho lang. Actually, mas gusto ko nga yung texture nitong Quick FX. Kasi yung Quick FX, parang dry siya. Ito kasi medyo may malagkit ng konti. Foundation, Marc Jacobs. And haluan ko siya ng L'Oreal Infallible Pro Matte. Ang shade ko sa Marc Jacobs is beige. Infallible Pro Matte Natural Buff. Paghahaluin ko tong dalawa, ito yung L'Oreal Infallible and then dadagdagan natin siya ng siguro mga tatlong drops. Make sure na shake nyo to ha. Kailangan isi-shake nyo yung bottle. Sponge, ang gagamitin ko is itong Beauty Blender. Malinis yan ha. May mga stain lang pero malinis yan. Promise. Pag pinagsama mo tong dalawa, ay naku, you have best of both worlds. Maganda yung coverage, tapos okay na okay para sa oily skin. And then, lalo na ngayon, summer na, syempre, pagpapawisan ka ganyan. So, ito para sa akin, yung combination ng L'Oreal Infallible at saka Marc Jacobs ay perfection talaga. On the other side, ang gagamitin ko, Maybelline Dream Satin Skin. And ang shade nito is B2. Pareho siya nitong side na to, pero yung oil control niya hindi ganun kaganda. So, mamaya magbe-bake naman ako, so don't worry about it. Ang sponge na gagamitin ko is itong sponge na to from Miss Bella. Guys, if you're looking for a dupe ng Real Techniques na sponge, ito yon, ito siya. Malambot siya talaga. And, basta parehong-pareho, pati yung pagkaka-blend out ng foundation. Sobrang maganda. Pareho din siya nung Miracle Complexion Sponge kasi mahaba yung kuko ko. Kaya every time na pinipiga ko siya, napupunit. So, mabilis siyang mapunit. Kung ayaw niyong magkaganan yung sponge nyo, huwag niyong hahayaang basa. So, patutuyuin niyo rin siya. Huwag niyong isustore ng basa. Actually, ganun naman talaga eh. Para hindi rin siya accumulate yung bacteria sa kanya, kailangan hindi siya damp pag isustore. Pero pag ginagamit kong ganyan, ayan, ang dami pala nagtatanong. Pag nag-foundation ako, guys, laging damp yung sponge, ha? See, diba? Ang ganda ng coverage na, diba? Kung tatanungin nyo ako kung ano yung mas gusto ko, kung Dream Satin or Dream Velvet, mas gusto ko tong Dream Satin. Kasi yung coverage niya, tsaka yung kulay niya sa face ko talagang saktong-sakto. Plus, mura lang siya. Pansin ko, mas maganda yung pagkaka-conceal ng pores ko dito sa side ng Smashbox kesa sa Quick FX. Sa foundation naman, ito, matte na matte. Halos parang nag-powder na ako. Pero dito sa kabilang side, medyo malagkit. So, kailangan talaga siyang iset with powder. For my concealer, ang gagamitin ko sa side ng mahal is yung Mary Kay Perfecting Concealer Light Beige. Hindi siya actually ganun kamahal, guys, ha? Pero wala kasi akong ano. Kung mapapansin nyo, hindi ako masyado nagko-concealer, diba? Kasi wala naman akong masyadong, parang carry na ng foundation. At saka sa init kasi dito sa Pilipinas, guys, parang okay na kahit na hindi ako mag-concealer. Kasi the more na marami ako nilalagay sa face, mas lalo siyang lumalagkit. Tsaka lalong mainit, lalong nag-oil up yung aking face. So, carry lang kahit hindi na ako mag-concealer. Pero para dito, magko-concealer ako. And ito na yung pinakamahal ko na concealer, I think. Ito na rin yung pang-blend ko, guys. Yung Beauty Blender.
Sa murang side, I will be using yung Sansan HD High Definition Concealer and ang shade ko dito is beige. Parang mas maganda yung pagkaka-conceal ng Sansan, ano, kaysa dun sa Mary Kay. Yung Mary Kay kasi manipis lang talaga yun eh. Pero itong Sansan, medyo mas creamier siya. Tingnan na lang natin sa longevity kung alin yung mas magtatagal sa kanilang dalawa. This is my first time na gamitin tong Coty Air Spun. This one is naturally neutral. So, yan yung ilalagay ko dito. Ah, meron pala siyang sariling puff. Pero ayokong gamitin yung puff. Amoy Heno de Pravia. Alam niyo yung sabon na yun? Heno de Pravia. Hindi ko alam kung meron pa nga yung Heno de Pravia, pero ganun yung, parang ganun yung amoy niya. Amoy sabon na okay lang naman, carry lang, hindi naman siya ganun ka matapang lang yung amoy. Sa murang side, Nishido Final Powder in Creamy Glow. Compare natin tong dalawa. Mas ang dami nagsasabi, okay rin daw tong Coty Air Spun. Pero mas mahal lang siya ng slight kesa sa Nishido. Yung Nishido kasi 150. Ay, hindi lang pala slight. Kasi 150, ito yata 500 yata yung Coty Air Spun. And I got mine from Macy Apparel. For my kilay, Wonder Brow. On this side and on the other side, yung Pink Sugar Honey I'm Good na eyebrow gel. So, pareho silang, basta makikita nyo, parehong klase sila ng pangkilay. Yung shade ko pala dito is brunette. Pink Sugar Honey I'm Good eyebrow gel and ang shade naman na to is taupe. Ang problema ko dito sa eyebrow gel ng Pink Sugar, makintab siya. So, kailangan ko siyang iset with powder. So, I will be using yung Honey I'm Good eyebrow kit nila. Kahit na anong brown na eyeshadow, pwede naman. Yung kakulay niya, of course. I will be using itong shade na to para matanggal lang yung kintab niya. Problema ko naman sa Wonder Brow, parang medyo kumakapal yung buhok ko. Parang nagkakaroon siya ng illusion na makapal. Although, okay nang yun. Pero in time, parang namumuti siya. Especially pag masyado ko siyang binrush. Let's move on sa eyes. Elizabeth Arden Advanced Eye Fix Primer. Sa murang side, Essence Eye Heart Stage Eyeshadow Base. Ang eyeshadow na gagamitin ko, Urban Decay Naked Fashion 21 Eyeshadow Kit dito sa kabilang side. Tingnan natin kung merong ibubuga si Fashion 21. Pero lumalaban tong Fashion 21. First shade na gagamitin natin, dito muna tayo sa Naked. First shade is si Buck. Ito si Buck. Yan. Fluffy brush. And this one is Zoeva Concealer Buffer. And then, along the crease. Walang kakulay si Buck dito sa Fashion 21. Ito kasi si Buck. So, wala siyang kakulay dito. So, I will be using yung Honey I'm Good instead. And then, itong shade na to, kasi kakulay siya ni Buck. Diba? Magkakulay sila, no? Pwede na, no? Pwede. Gamitin ko tong blender na to. Big Fluffy Blender. This one is from Pretty Angel Shop. And then, lalagay ko siya along the crease. Next shade is yung Sidecar. Ito. Zoeva na Luxe Soft Definer. Dito sa may outer. Oh my gosh! May batang nagwawala sa lobby. Hindi si Ju yun ah. Si Ju tsaka si yung mga anak ko nasa Robinsons. Dito sa may outer corner. And then dun sa kabilang side, I will be using this shade sa Fashion 21. Elf na Professional Blending Eye Brush. So yun yung gagamitin ko. Nalagay ko siya dito sa outer corners. Medyo may fallouts yung Fashion 21 na. Pero, tingnan nyo naman, parang mas dark are kaysa doon sa kabila. Dadagdagan natin yung kabila. Wait lang. Nakakagulat din yung pigment nitong Fashion 21 kasi it's very, very pigmented, you know? I'm gonna add more of Hustle. Ayan, dadagdag tayo ng Hustle. Yun! For the inner corners, ang gagamitin ko is yung Sin. Babalik ako sa sidecar and then isa-spread ko yan along the crease dito. Then balik tayo sa buck. Magdadagdag lang ako dito sa may bandang taas. Ito naman yung gagamitin ko sa Fashion 21 and then ilalagay ko siya doon sa inner corner. Dito, sa inner corner. Wow! O, diba lumalaban siya? Sabi ko sa inyo, lumalaban to sa Naked palette eh. Then using this shade, ito, tap ko lang yung excess and then maglalagay ulit ako dito. Lalagay natin yan dito sa ibabaw.
Alam niya, actually, para mas maganda yung sa Fashion 21 kaysa dito sa side ng Urban Decay. Mas maganda yung ginawa ko dito. Para sa lower lash line, I'm gonna get itong Dark Horse. And I'm using itong smudger ng Zoeva, number 226. And wala ko nung katulad ng Dark Horse, so pagsasamahin ko to, and then ito, tap the excess. Okay, lutong-luto na tong binake ko, so isispread na natin yung excess powder. Wala akong mamahalin na eyeliner. Meron ako pala. Meron ako kaso hindi ko siya type. Hindi ko bet. So, I will be using itong Heavy Rotation Perfect Liquid Eyeliner. So, I think mas mahal siya kaysa sa gagamitin kong isa later. And then, I'm gonna wing out. Mag-wing out tayo. Nichido 24 Hour Tattoo Effect Eyeliner Pen. Wonder Extensions Lash Extension Mascara. Volumizing ito. So, yan yung gagamitin ko on this side. Para siyang blue, pero actually guys, black yan. Hindi ko alam kung bakit blue yung itsura niya. And then, sa lower lashes na rin. Ko, may mga nagpupukpuka na naman. My goodness. And ang pambato ko sa kabila is yung Maybelline Hyper Curl Mascara. Naglalashes na rin ako. Ito yung gagamitin ko sa mahal na side, yung Bokto. This one is 300 pesos sa isang set. Sa kabilang side naman is Bia Beautiful Eyelashes and I got this from Ink Heart Shop. Ang number nito is 219. 100 pesos lang yata, if I'm not mistaken. Alright, so mag-contour na tayo. Dito sa mahal side, I will be using yung Glam Squad na contour and color. Alam nyo, ano, okay sana yung Happy Skin. Okay naman yung Happy Skin eh, kaso medyo namamahalan ako sa products niya. Pero balita ko kasi, it's made in Japan. Syempre sa nose, yan na rin, and fingertips lang yung gagamitin ko. Oh, gagamit ako ng brush pala para mas pack. Sa kabilang side, Essence The Velvets na Mr. Mocha Brown. Very pigmented to, kaya make sure to tap the excess. Highlight, of course, gagamitin ko yung Becca na Jaclyn Hill. This is my favorite. Baliktad na naman yung hawak ko, no? Hindi, tama. Becca Jaclyn Hill Champagne Collection Face Palette. Pero ang gagamitin ko is yung Champagne Pop. Lalagay na rin ako sa nose. Ang katapat ng Champagne Pop para sa akin is yung Sleek na Highlighting Palette Solstice. Basag na siya guys and don't ask kung bakit. Pero itong shade na to yung gagamitin ko. Almost the same lang siya ng Champagne Pop. Ayan. Yung Champagne Pop kasi mas pino para sa akin. Yung Sleek parang medyo malalaki yung glitter or shimmer. Wala naman talaga siyang actually glitter, pero parang mas malalaki siya compared kay Champagne Pop. Basta si Champagne Pop mas fine. For my blush, yun ulit yung Happy Skin na Glam Squad and itong shade na to. On the other side naman, itong Candy Blush ng W7. Almost the same sila ng color. Ayan. Almost the same sila ng color, peachy pink. Lastly, yung lipstick. I will be using Jeffree Star Velour Liquid Lipstick in Rose Matter dito sa side na to. And then on the other side is yung Pink Sugar Sugar Tint Lip and Cheek Tint. And this is Love Bug. It's now 1:54. Guys, babalik ako mamaya to update you. And so far, parang pareho lang yung ginamit ko sa aking face. Pero mamaya yan, alam ko mamaya magkakatalo kung which one is mas long-lasting, which one yung magki-cake. Pero may nakikita na akong nagki-cake dito sa concealer. Natuwa ako dun sa lipstick kasi parehong-pareho sila ng itsura, ba? Diba? Love Bug and then Rose Matter. And I like my look today. Wala namang bago. Guys ha, ang forte ko is simple and wearable. Yung pwede kong suotin kahit na, alam niyo yung bigla akong lumabas, okay lang, hindi ako mahihiyang suot. Kasi simple lang ako. Yun ang aking forte, yung mga simple looks, okay? Pero don't worry, titingnan natin, sige, gagawa tayo ng paraan kung carry ko yung mga, you know, mga bonggang eyeshadow. Pero for now,
eto lang muna tayo, hanggang dito lang muna ako. And itetest out natin to. So far, wala naman akong problema sa kanila. Parang pareho lang. Yung foundation, yung blush, almost the same. Wala pa ako nakikita. Except for the concealer. Medyo nag-fail na yung concealer dito sa Sansan HD. So far, yun pa lang yung napapansin ko. Pero babalik ako mamaya, guys, kung kailangan ko mag-update pag nakita kong kakaiba. Okay, guys. First update. Naiwan ko yung phone ko sa baba. Wala, wait lang. I mean, sa taas. 5:53. Wala pa nangyayari sa face ko. Okay pa rin siya. Pero napansin ko, yung kilay ko pala mas dark dito compared dito sa kabila. Pero okay lang yan. Kasi magkaiba naman talagang product. Ito kasi nilagyan ko ng powder. Itong kabila, hindi ko nilagyan. And ang tendency talaga ng Wonder Brow, parang nagiging mukha siyang natural. Ayun. Nagla-lighten talaga siya. Hindi naman siya ganun ka obvious. Or obvious ba? Or hindi? Or keri lang yan. Okay lang yan. Tapos yung lipstick, dahil pareho naman silang transfer proof, ayun, kumakain ako ngayon, hindi naman siya natatanggal. Eyeshadow, alam niyo, mas gusto ko yung Fashion 21 kasi hindi siya masyadong shimmer. Ito sa kabila, sobrang shimmer niya. Wala masyadong matte choices dun sa Naked na palette. Pero ayun, nangangati ilong ko. Ayan, sa ibang angulo, tingnan niyo yung kaldero ko. Itabi ko talaga yung mukha ko sa kaldero, ba? Diba? Pero ayan, wala pang pagbabago sa foundation, okay pa rin. Yung Coty Airspun, wala akong ma-distinguish na major difference sa kanila ni Nichido. So, sa price difference nila, parang mas okay pa rin si Nichido kasi mas mura si Nichido, ba? Diba? Pero wala naman, ewan ko, tingnan natin later, ha? Pero wala pa akong napapansin kakaiba. Medyo nag-oil up na itong side ng Maybelline. Pero expected din kasi Maybelline talagang yung dream sa atin. Gustong-gusto ko siya, pero talagang ever since, yun na yung problema ko sa kanya, oil control. So, mamaya, babalik ako ulit. Okay, maghugas lang ang pinggan. It's now 11:03 PM. Nag-blot ako kanina once. Ito talaga, definitely, hindi na ako magtataka kasi alam ko naman talaga na yung Maybelline Dream Satin, hindi ganun kaganda yung oil control sa akin. Pero, pumapantay siya sa coverage ng Marc Jacobs and ng L'Oreal Infallible Pro Matte, diba? Usually talaga, pag tinatanong ako kung anong okay na foundation, na mura lang, na okay yung coverage, lagi kong sinasuggest yung Dream Satin. Nasabi ko rin na kailangan mag-bake ka, ganyan. Kailangan mag-setting spray. Oo nga pala! Ngayon ko lang naalala, hindi ako nag-setting spray. Ay, nako. Bakit hindi ko naisama yun? Shucks. Ay, pero alam ko naman na winner talaga si Urban Decay. Sabihin ko na lang, diba? Urban Decay talaga winner for me. Kung alin yung mas nagta-transfer, pareho lang. Pareho lang sila, guys. Pero dahil mas oily itong part na to, syempre, mas magta-transfer si Maybelline Dream Satin. Tingnan nyo naman tong side ng ano, talagang hands down, kung kailangan nyo ng foundation talaga na maganda, ito talaga yung masasuggest ko. L'Oreal Infallible Pro Matte at saka yung Marc Jacobs. Pack yan buong araw, promise talaga. Dalawang foundation kasi concentrate kasi si Marc Jacobs. So, mas maganda siyang hinahalo lang sa foundation. Sa akin kasi, kapag ginamit ko Marc Jacobs lang, nagki-cake siya. Sa kilay, ayan, may mga areas na dahil nag-oil up na ako, may mga areas na nagpapache. Yan ang problema ko kapag ka hindi waterproof yung kilay ko. Ito kasi waterproof. Kahit na i-blot ko yan, hindi yan matatanggal, guys. Yung Wonder Brow, yun yung talagang wonder. Ang ayaw ko lang sa Wonder Brow, nasasabitan siya ng alikabok minsan. Compare niyo yung dalawa. Diba? Ang weird ng itsura nito. Ito naman, nabubura na since nag-oil up na ako dyan. Kaya, ayan na ang problema. Nagpapachi-pachi na siya. Sa eyeshadow, alam niyo, mas gusto ko talaga si Fashion 21. Kasi sa Naked, ang weird nga. Kasi siguro, sobrang shimmer kasi nito. Meron talagang ibubuga si Fashion 21. I-compare niyo naman yung presyo ni Fashion 21 kay Urban Decay Naked, ba? Diba? Pero syempre, mas marami ka namang color sa Naked palette. Kung pag-uusapan natin longevity, pareho silang long-lasting. Sa presyong 195 pesos, o ba? Diba? Pwede mong sabihin, ay, anong ginamit mo? Urban Decay Naked Palette. Naluha ako kanina, tapos ngayon ko lang napansin, oh, nabura pala yung aking eyeliner. Nichido yan, yung 24 hour.
yung aking luha eh parang muriatic acid lang ganun. Pero yung sa kabila hindi talaga yun natatanggal, hindi yan nagsusmudge. Kung yung 600 pesos worth it siya. Yung lashes, pareho lang yung lashes. Yung design parehong crisscross, yung base pareho lang din. Doon lang talaga nagkakatalo sa box eh. Magkaiba lang yung box nila. Yung blush andito pa rin, parehong maganda yung nagamit ko na blush. This is W7. Ito naman yung Glam Squad. Yung contour is parehong okay. Mukhang kapalit na siya ni Sansan, Deep Earth Brown. Medyo mas mahal nga lang siya kasi. Yung Essence The Velvet, 149 pesos. Lipstick! Ayan, as you can see, yung aking lipstick andito pa rin. Pero yung sa loob, wala na. Dalawang beses na ako kumain. Kinain ko pizza and then gyudon. Parehong mamantika. Meron pa rin siya sa labas. Pero yung sa loob, wala na. Mas malagkit na yung part na sa Pink Sugar kaysa sa Jeffree Star. Ay, sorry. Ito pala Jeffree Star. So, ibig sabihin, mas malagkit na si Jeffree Star. Si Pink Sugar, hindi masyadong malagkit. Wow! Ito pala si Pink Sugar. Mas komportable siya. Hindi ko ina-expect yun, ha? Ina-expect kasi mas maganda yung formula ng Jeffree Star. Yung concealer, guys, ligwak si Sansan, guys. Tingnan niyo itsura. Tsaka mas marami ng lines yung under eye area ko dito. Compare dito, huwag na natin masyadong i-zoom in. Diyos ko, kitang-kita nyo na lahat ng pores ko. Powder, guys, kagaya ng sinabi ko kanina, wala akong nakitang magandang pagkakaiba talaga. Parehong-pareho lang sila. Coty Airspun at saka Shinichido. So, I would say, Shinichido pa rin ako. Tsaka medyo natatapangan kasi ako sa amoy ni Coty Airspun. And si Coty Airspun kasi available lang siya online. Panalo pa rin si Shinichido. Sa department store, available si Shinichido, diba? Si Champagne Pop, merong konting-konti na lang na natira. Wow! Panalo si Slick. Si Slick andito pa. Ang difference ng Champagne Pop kay Slick, Solstice, si Champagne Pop mas pino. Lalo na kung meron kang visible pores. Kasi kung mas malalaki yung shine, yung glitter or shimmer dun sa highlight mo, mas ma-emphasize yung visible pores. Mascara, pareho lang. Guys, sa tingin ko, guys, nasabi ko naman na lahat, na-compare ko na lahat. Kung meron akong nakalimutan, comment kayo sa baba, ha, and sasagutin ko na lang. Sana nakatulong to sa pagpili nyo kung alin dun sa mga kinompare ko yung suwak sa pangangailangan nyo at sa panlasa nyo. Like I said, hindi porket okay sa akin is magiging okay din sa inyo. So, andito ako para maging guide lang. Yun lang, sana na gustuhan nyo to, and I might do more kapag maganda yung feedback from you. Pwede akong gumawa ulit. Basta sabihin niyo lang sa akin, and your wish is my command. Maraming salamat po sa panonood. Don't forget to thumbs up kung nakatulong tong video na to. Subscribe kung hindi ka pa nagsasubscribe. See you again on my next video. Bye! 21 na eyeshadow quit! Ano ba yan? Bakit ang bulol ko ngayon? Nadoble ang buntot! Oh my goodness! May tumatawag sa akin! No, wait lang. I'm in the middle of contouring.